blanketnya. Hello guys, good morning. So welcome to our new vlog ngayon. So guys, punta tayo ng Ternate sa may Kaibiyang Tunnel. So guys, dito mag-start yung aking vlog. Nandito ako ngayon sa Barangay Sapa. Sa Barangay Sapang. So guys, yan yung kalikot ko yung Alphamart. Tapos yung nasa likod ko, papunta na to guys ng Ternate sa may Kaibiyang. So ito naman yung sa harap ko guys, papunta ng Naik. Yan. So dito ako mag-uumpisa ng vlog. So guys, samahan nyo ako ngayon. So sana ma-entertain ko kayo sa aking video. Ayan guys, samahan nyo ako sa aking journey. So nandito na tayo ngayon sa paakyat na tayo ng Ternate. So dito parang nag-uumpisa yung ating pinakabiyahe guys. So kanina hindi ko pa na video yung mula doon sa amin gawa ng madilim pa. Time check natin ngayon, 6:30 ng umaga. So, sinadya ko talagang ganitong oras ang biyahe gawa ng gusto kong maranasan yung lamig at saka makita yung malaulap na mga view. So guys, welcome to Kaibiyang Tunnel. So dito tayo ngayon guys, ang ating biyahe. So sana ma-enjoy kayo manood ng aking vlog. At saka ito guys, tingnan nyo na lang yung magagandang view. Wow, ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam pagka paakyat. Ang lamig. So sa mga nanonood nitong video ko, pakibalikan na lang yung aking Naik adventure. So napakaganda ng mga seafoods. Ang sariwa ng mga laman ng karne ng baka at baboy. So shout out sa mga vendor doon na napakabait. So parang ano sila guys, nanibago sa vlog. So kauna-unahan daw na may nagba-vlog doon sa palengke na yon. So yung bandang kanan ko, medyo mataas na to guys.
So yan, makikita mo na yung dagat. So ang ganda. Wala pa tayo sa kalingkingan ng ating papuntahan, pero maganda na ang view. So sa mga nanonood ng vlog ko guys, pasensya na sa mga nag-aabang ng video ko araw-araw. So 2 times a week lang ang aking mabablog, gawa ng nasa bahay lang ako ng Monday to Saturday. So nandito tayo ngayon guys sa Ternate. So Caibbean Tunnel Adventure po tayo ngayong araw. So so ito guys sa Puerto Azul ang nasa kanan. So hindi tayo papasok diyan, dito tayo sa bandang kaliwa. So didiretso lang tayo rito. So pagliko doon sa may bandang papuntang Puerto Azul guys, paakyat pa rin to. So ibig sabihin, mabundok na ang lugar na to. So sana madaanan natin dito yung sinasabi nung mama kanina, yung makakita tayo ng unggoy. So mababait daw at hindi naman daw sila mailap. So takbong ano lang tayo, guwapo. Takbong guwapo guys. Dahil hindi natin ma-enjoy ang view kung tayo ay tatakbo ng mas mabilis. So yan guys, tingnan niyo yung bandang kaliwa ko. So napakaganda. So ito yung aking target talaga, yung makita yung bundok na inaano ng ulap. Yan, 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 yan. So nakakawala ng stress. Ang sarap sa pakiramdam. So hindi tayo pwedeng tumakbo ng napakabilis dito. Gawa ng ito ay parang paliko-liko naman yung daan. So itong bandang kaliwa ko, may nakita ako parang nagka-landslide. So baka nung nakaraang bagyo ng paing pa to. So ang biyahe natin nasa 25 minutes ito hanggang papuntang tunnel. So ang biyahe natin guys sa inspired nito ni Mike TV. Unico.
sila yung mga lagi kong pinapanood. Saka ni Master Japper Sniper, si Idol. So yan guys, oh, napakasarap. Kung makikita nyo sa video ko, yan, ito yung ulap na tinatawag guys sa pag sa English. Ang sarap. Wow. Shout out sa aking mag-ina na sana kasama ko kayo dito sa aking biyahe. Sa asawa ko si Daisy, na siya yung kauna-unahan kong nakasama rito na nagala. So yan guys, hindi ko puputulin yung video na to para makita natin yung buong daan ng ating biyahe. Guys, kung mapapanood niyo yung video ni ano ni Mike TV saka yung kay Unico, ganitong-ganito guys ang kanilang mga video. Papunta ng mga Bagyo, Cordillera, mga bundok guys. So, malalaking channel na sila kaya nagagawa nila lahat. So yan guys, oh, tingnan nyo itong bundok na to. So sana makita nyo sa video ko. Wow! Ang sarap dito guys. Yan, may under construction na pinapaganda pa rin yung daan. So parang itong daan na to ay nilagyan ng barrier. Guys, yung sa kanan ko, makita nyo. Mamaya, tigil tayo. Wow, nilalakihan yung daan dito. Siguro papadaanan na ng malalaking truck. Nasa gubat ako guys, nasa gubat. Yan. Nasa gubat ng Ternate, papuntang Caibiang Tunnel. Wow, first time ko na maranasan yung ganito. So guys, ito nakalagay, pinagbabawal po ang pagbibigay ng pagkain sa mga iba't ibang hayop. So yan. Saging lang.
Ayan guys, ha, napaka ano nila, napakabait. Hindi sila mailap sa tao. Wag na umakyat sa kalsada. Dito lang sa kalsada, Paula. Nakakatakot kasi dito pa ako. Nakakulay ba yun? So yan guys, andito lang sila nag-aabang sa gilid. So yan, ang daming mga tao na natigil dito para sila ay tingnan, papanoorin. Ayan guys, ang dami nila doon sa loob. Ayan, kung makikita nyo. Nasa loob sila ng kawayanan guys. So itong ilalim na to, malamang dito yung bahayan nila. So ito guys, yan. Medyo maliit pa siya guys, bata pa. Hindi siya takot sa akin. Gusto niyang lumapit. So hindi sila takot gawa ng sila ay sanay sa mga tao, gawa ng binibigyan dati ng pagkain dito. So yan guys, isang lalaki, oh. Ang laki niya. Siguro nasa 6 na kilo. So ito naman guys, yung isang maliit. Maliit lang siya, siguro mga 3 kilo. Yan guys, may maliit sa taas. Ang cute niya. Ang dami niyan diyan sa loob niyan. Oo, sarap maglakad. Kain yung onggoy, bawal pala, oh. Bawal sila pakainin. Bawal pala pakainin. Pero gutom na yan ba? Kasi naglabasa na sila eh. Yan guys, yan. Guys, napakasarap. Sana nandito kayo. Sana kasama ko kayo manood ng malapitan dito sa mga unggoy na to guys. So, ang sarap sa pakiramdam ng makikita mo sila. Yan. So guys, ito yung guidelines ng gobyerno. So, mayroon silang abiso. So guys, abiso sa publiko. Ipinagbabawal po ang pagbibigay ng pagkain sa unggoy at iba pang hayop. So nandito tayo sa Mount Palay-Palay, mataas na gulod, protected landscape. So ito yun guys.
So yun, may mga unggoy pa doon sa gubat. Wow. Sana kung GoPro ang gamit ko, guys, napakalinaw nito. So sorry na lang, at ang gamit ko ay cellphone.